Ang paglalabas ng kanyang kwento, isa raw sa maituturing ni Mark na pinakamatapang na ginawa niya sa buong buhay niya. At sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan, binalikan naman namin ang kanyang showbiz career at kabataan. August 10, 1981, ipinanganak sa Cagayan de Oro si Mark Bautista. Ikatlo siya sa limang magkakapatid. Isang seaman ang kanyang ama at ang kanilang ina ang lagi nila noong kasama. How was life then, growing up? Simple lang eh. Simple lang yung buhay namin. Talagang ano lang kami, yung mga palaboy na bata. Kasi yung bahay namin, malapit lang sa magkadikit-dikit. I mean, marami kaming mga kalaro. So lumalabas kami sa daan, doon na kami naglalaro. Si mommy, homemaker ever since. Homemaker and marami rin siyang mga businesses on the side. Bilang yung normal na nanay. Madiskarte. So yun. Pero nasa bahay na siya talaga. Yung pastime namin yung mga bata pa kami, ang maalala ko nung video okay kami. Ang ginagawa niya, parang nagbibigay siya ng comment, parang hinahanapan niya kami ng parang may mali sa kinakanta namin. Like, sharp daw or flat yung boses namin. Pag ganun, binibigay namin sa kanya yung mic. Tapos malaman na niya na parang sira na pala yung mic. Mga ganun. Hindi man veterano ng mga singing contest noon si Mark Bautista, hilig daw niyang talaga ang pagkanta. Pinangarap mo bang maging singer? Oh. Hindi talaga, well, bigla lang yan. Nung high school ako, naalala ko na parang gumagawa ako mga tape, nagre-record ako ng sa karaoke. Gumagawa, yung mga pictures ko, dinidikit ko sa mga tape na mga blank tapes. Aww. Na mga pinagre-recordan ko. Para kunwari, yes, ano, album mo. Yes, parang kunyari album ko. Pero hindi ko pinangarap na sana magka, or sana maging pop star or something, or magka-album ako ng totoo. Pero noong 2002, nang mabalitaan ni Mark ang programang Star for a Night ni Asia's songbird Regine Velasquez, isang reality talent show, hindi raw niya pinalampas ang pagkakataon na sumali sa kompetisyon. May nagbalita lang sa akin na friend ko na Mark, may singing competition sa IBC 13 na si Regine yung host. Sabi ko, tapos pinapanood ko na siya, oh, yung si Regine yung host. Legit to na sing competition. Yes. So, and that time din, na-push na rin ako na parang, Mark, gawin mo na to. Kasi parang ilang taong ka na, parang feeling ko nga parang, shucks, matanda na ako. Parang shucks, kailangan ko nang tingnan ko kung saan ako dalhin ang boses ko. Nag-audition ako sa Cebu. Umutang pa ako sa friend ko na nagbalita sa akin ng money para pang sa barko. Nag-barko ako, papunta doon. Nang matanggap ni Mark ang magandang balitang pasok siya sa second level ng audition mula Cagayan de Oro, agad na lumuwas si Mark papuntang Maynila. So second level Manila na, and yung Viva, hindi nila sagot yung pamasahe to Manila. So sabi ko, sayang naman eh, natanggap na ako first level, ituloy-tuloy ko na to. So wala rin akong ganung, wala kaming pera extra na pamasahe papuntang Manila kasi yun nga, medyo mahirap ang sitwasyon namin. So si Mama, may kakilala siyang kapitan sa parang cargo ship. Mm-hmm. So yun yung ginamit ko na kasama ko yung brother ko siya, si Bong. Nag-cargo ship kami for 500 pesos. Sandali, pinuslit kayo sa cargo? Yes. Parang ganun, babay kayo 500 pesos? Yes. Inawit ni Mark ang 1 in a Million sa final audition. At ang awitin naman ni Basil Valdez na ngayon at kailanman sa Grand Finals, kung saan itinanghal si Mark na first runner-up at ang pop star princess na si Sarah Geronimo naman naging Grand Champion. Kahit na runner-up, nagtuloy-tuloy yung karera mo. Yeah, yun yung doon nag-start actually. After nung Grand Finals, sinign up kami ng Viva. Parang lima kami ng mga finalists. Kinuha ni Boss Lick and then sinign up niya sa Viva. And then binigyan na kami ng mga projects. How was it like singing with an icon? Nung first na nakita ko siya sa Star for Night, sobrang nakaka-starstruck talaga siya. Hanggang ngayon, for some reason, mas starstruck ka pa rin kami si Reg. The first time I saw him, he was so young. Talagang parang scrawny little kid. Ang lakas ng personality niya. Tapos when I heard him, ang ganda talaga ng boses niya. I haven't heard yung ganong klaseng voice in a while, nung time na yon, so I was very impressed. Mula noon, naging bahagi si Mark ng iba't ibang proyekto gaya ng Search for the Star in a Million at Sarah the Teen Princess kasama si Sarah Geronimo. Of course, I was very happy to be working with him
after a year. Tsaka marami na siyang ginawa after ng Star for a Night. So after 1 year lang yun. So of course, I was very happy for him. Nang mapabilang si Mark sa Sunday variety show na Party Pilipinas, naging bahagi siya ng iba't ibang experimental musicals ng programa. Tila naging paghahanda niya ito para sa kanyang big theater break. Yung ginawa kong show sa London na first time kong naimbitahan na kumanta sa isang musical sa London, and na iba yung audience, iba yung environment, iba yung lahat. Yun, hindi ko makakalimutan yun. Ibang klaseng experience talaga. You're under Viva, no? So nagtuloy-tuloy after ng Star for a Night. After Star for a Night. Ang direction mo talaga is singing, pero may mga acting na rin on the side eh. When did you realize na hindi lang pala singing din ang kaya kong ibigay sa publiko? Hindi ko naman naplano kasi nung nagti-theater ako sa Cagayan de Oro, parang community theater. So parang meron akong background sa acting. Mm-hmm. Pero hindi ko alam na magagamit ko siya pagdating ng panahon. You know what? Mark's a funny guy. Kapag nakasama mo siya, kung especially sa barkada, lagi siyang merong hiret, lagi siyang merong hugot na hiret, na out of the blue, biglang, what? Where did you get that? Yung patalbuga na sinasabi mo siguro, mas pasok yun sa Sunday All Stars, the show that happened after Party Pilipinas, because we were grouped into different groups and we were basically competing with each other. He would always win like best performer or best dance or whatever. Showbiz life, happy? Daming emosyon. Dumaan ako sa iba't ibang level ng emosyon sa showbiz. Happy, sobrang na-experience ko yun sa show business. Disappointments, lahat. Experience ko rin yun. I should say, parang roller coaster yung buhay sa show business. Sa ginawang pagbubunyag ni Mark sa ilang mga lihim at tunay na nararamdaman, marami ang humanga sa kanyang katapangan at nagsilbi siyang inspirasyon sa pagtanggap sa sarili at pagkamit ng tunay na kaligayahan. Anong aral ng tunay na buhay ni Mark Bautista? Look for something that will make you happy. Find something that will make you happy.